to my blog. So, ayun na nga, kasi katatapos lang nating mag swab test ngayon. So, masakit-sakit pa ang ating ilong ngayong araw. So, parang hinaluka yung ating laman ng loob dito sa ano? Sa ating ilong. So, masakit pa hanggang ngayon. So, that's it. At saka nga pala ngayon, masakit ang ating katawan. Dahil naglaro tayo kahapon ng basketball. So hanggang ngayon masakit-sakit pa ang ating mga kalamnan yung dito, yung mga kamay, saka mga paa. Kasi na ano, nabigla tayo kahapon sa basketball. Nabaguhan tayo kahapon sa laro. So masakit pa ang ating katawan ngayon. At saka mahirap pala pagka yung maglalaro ka nang wala kang stretching or wala kang exercise sa una. So dapat pala dapat mag-stretching ka muna bago ka lumaro. Napasabak agad kahapon sa laro. So hanggang ngayon masakit pa ang ating katawan. And ganun, mga nakalaban namin kahapon sa basketball is mga Singaporean at saka mga Pinoy din naman. Kaso parang mga may mga anong pusa, may mga lahing pusa yata yung nakalaro namin kahapon kasi yung mga kalmot-kalmot kami. Yung sa kasama ko naman dito, mahaba yung kalmot. Nakalmot din. Tsaka masyado, hindi kami masyado kahapon nagbabad sa laro. Eh. Siyempre, nabaguhan ng aming katawan. Mabilis kami napagod. Tapos, galing din ako sa night kahapon. Kaya hindi ako masyado nakapagbabad sa laro. So, mga isang game lang, 1 to 10. So, sino maka-first 10, siyang panalo. So, nung second round na, hindi na ako lumaro. And, yun. Ganun lang. Yun ang ganap kahapon. At ngayon naman, ang ganap namin kahanin ng umaga, after kong gumising, swab test kami. Swab test, then after swab test, wala, umakit na kami dito. Tamang pulong-pulong with my colleague here. Habang nag-aalmusal, tamang kwentuhan, tawanan. So, ganun lang naman araw-araw dito yung routine ng aming mga katrabaho. So, ganun lang. Buti ngayong araw na to, maganda ang panahon at saka hindi umuulan. So, maganda ang ating gising kanina. Saka hindi masyadong malamig. Kaya wala tayong sipon. Kasi mahirap din pag araw-araw kami sipon. Mahirap magtrabaho lalo pag tinamaan ka ng sinus. Eh ako pa naman may sinus ako eh. Pag naumpisahan ng sipon sa umaga, mawawala na 'yun pag patanghali or sa paghapon. Kaya 'yun din ang iniiwasan ko eh, yung magka-sinus sa bago tumabaho pag may sinus. Kasi mahirap din pagka may sinus ka, right? So, ikikwento nga pala ngayon ang bagong panuntunan sa pag-swab test nga pala. Kung kayo na yung mag-swab test sa inyong sarili, bibigyan kayo nung isang mahabang parang earbud siya sa dulo. Sa dulo, parang merong siya yung kakayo dun sa inyong loob ng ilong. Parang style ano siya, parang style earbuds na mahaba. Tapos ipapasok niyo yun kasi may linya yun na red. Ipapasok niyo yun hanggang sa ma-reach yung red na guhit sa may stick. Papasok niyo ganun, iikot niyo ng mga tatlong beses. Tapos hugutin niyo, tapos pasok naman dito sa kabila. Tatlong beses nyo ulit iikot. Tapos pagka naiikot nyo yun, kukuhanin nyo. Tapos ilalagay nyo dun sa tube. Meron dong liquid sa tube. Hindi ko alam kung anong chemical yon. Siguro dun mag-activate kung talagang positive ka sa
kung magpa-positive ka sa COVID, doon mag-a-activate doon sa liquid na nandun sa loob ng tube. Doon mo ilalagay yung pinang swab mo sa ilong mo. Tapos pag naipasok mo doon sa tube, babaliin mo yon. Bali sa isang tube, apat-apat sa isang group. Apat kayo, apat-apat sa isang tube. Bali, pangalawa kami kanina sa group eh. So kaming apat, magkakasama na kami doon sa isang tube, pinagsasama-sama doon. Tapos babaliin nyo doon, tapos sa katatakluban. So ganoon ngayon ang proseso ng pagsaswabbing dito sa amin, dito sa aming pinagtatrabahuhan. So ganoon ang swabbing dito. So hindi ko lang alam kung ganoon din sa ibang sa iba, kung ganoon din, kung grupo-grupo din sa isang tube or magkakahiwalay kayo or magkakasama mag solo-solo kayo sa isang tube, tapos pagkatapos mo ilalagay mo dun sa isang tube. So ganun. So ganun ang proseso dito ngayon, tube. So ganun. Kasi may dumating yung aming cleaner dito, dumating kaya napatingin ako doon. Nakaka-distract din eh. Pag kami mga ganun habang nag-la-live ka dito sa ano mo, nagbibideo ka, tapos bibiglang may dumarating nakakapatingin. So madidistract yung ano mo at mawawala ka sa linya ng pagkukwento mo. So pasensya na kayo. So back to ano ulit tayo doon sa swabbing. Yun, ganun. Bibigyan ka nung isang tube. After nun, ipapasok mo, tapos lagay doon sa ano, bali. Ganun, madali lang naman eh. Ganun lang. Hindi ka tulad dati, yung nung mga una, yung swab test, iaano mo mo, dalawa yun, bibigyan ka ng dalawang stick, sila na yung mag-aano sa bunganga, pagkatapos nun, lagay sa tube, tapos bukod pa yung sa ilong, bali dalawang para siyang earbuds. Yung swabbing stick pala, hindi pala earbuds, parang stick siya, nasa dulo, may ano, may parang may himuhimul muli sa dulo na parang pag ginan mo masakit din eh. Hanggang ngayon ramdam ko pa. So doon sa mga hindi pa nakapag-swabbing, so ganun ang swabbing ngayon. Ang proseso ngayon is wala na sa bunganga. Di ba dati nung mga una meron sa bunganga isusundot? So ganun dito. Sa ilong lang kami pina-swabbing. So ganun lang. Ganun lang yung kaninang swabbing namin. And ano to ba? Kasi ngayon, panggabi duty na naman tayo, kaya meron naman tayong time na mag-vlog. So pasensya na kayo sa aking mga vlog, kung mga daily vlogs lang ang nagagawa natin. Kasi wala pa tayong gala-gala. So siguro mga basta mga sa mga darating na araw or kung day off tayo, kung makakalabas tayo, pipilitin natin mag-vlog tayo, tapos may puntahan tayo ng isang magandang lugar para may maganda tayong content dito sa ating vlogging. So, ganun lang. So, see you on my next video na lang mga kapatid. So, hanggang dito na lang muna ulit at tatapusin ko na ulit dito ang ating videos. Kita-kits na lang ulit sa mga susunod kong videos. So, kung hindi pa kayo subscribe or napadaan lang kayo dito sa aking YouTube channel, paki-subscribe lang po and paki-share at paki-sumortahan po ng aking YouTube channel. So, see you on my next video. Bye-bye. I love you all. God bless. Woo!